niya, bigyan muna natin siya ng pagkakataon just to show his ability on how to manage the proceeding. As he said that they will assure that 100% protection of the people of Davao, especially local and foreign tourists in our Davao City. So, thank you. Thank you, sir. Yes, tama naman yun. We will give Colonel Tagum a chance na to leave Davao City. Malay din na to. Diba? Okay, Colonel, Captain Cabales, sir. Hi. Siguro, for us naman, ano, the 10th Infantry Division 1 continues to do yung mandate niya to protect the communities all over the 10th Infantry Division area of responsibility. So, we appeal dun sa mga, ano, mga kababayan natin, nasuportahan natin yung effort ng ating gobyerno para makamta natin yung kapayapaan. So, yun, maraming salamat. Thank you, Captain Cabales, sa lahat ng ating mga guests. Maraming salamat. Si Ma'am Aiza, may event ito eh. Si Colonel Mary, busy din. Thank you for coming over. Ladies and gentlemen, thank you so much, Colonel Mary, Ma'am Aiza, si Superintendent Kabunlay, and Captain Cabales. Okay, thank you so much for coming. Here we go. Ladies and gentlemen, we have our second set. Maraming salamat. I know you're interested also, Colonel Mary. So please stand by for the second set. Okay. Thank you so much. Please settle yourselves. Actually, you is okay. Okay, yes. Sige. Ladies and gentlemen, we would like to welcome, no? This is a special episode and edition of the AAPPNB Press Corps of Guillermina now, and we will allow her, si ma'am, no? To introduce herself. Yes, ma'am, she's the one who claimed nanabayaran, planong bayaran to execute an affidavit against PRB. Ma'am, please introduce first yourself. Good morning. Ako si Guillermina Arcilla. At ako yung pinuntahan nila para mag-reveal regarding sa pagpanira sa ating kay PRRD. Actually, before, no, siguro mga 2015 pa, nag-support din ko kay Presidente Duterte. But, can you say in Tagalog, ma'am? Sige. Yes po. Noong 2015, talagang sumusuporta po ako kay Presidente Duterte. Kaso merong mga pangyayari, no, na merong isang pinalapit po sa kanya, actually hindi sa akin, na nasaktan kasi ako at napahiya ako. Kaya yun ang dahilan kung bakit sumuporta ako sa Liberal Party. At isa pa, malaking influensya din yung pamilya ko. Pagkatapos po noon, nung election, no, nakita ko po kasi I admit na para akong kung sa Tagalog pa is mabilis ang pera. Meron kasi nagsabi sa akin, magsalita ka lang ng hindi maganda parte kay Presidente Duterte na para manalo. Mabilis ang pera. So, maraming, I admit na maraming nagpapadala ng pera, no? Para lang magsabi ako na kung ano-ano paninira sa kay PRRD. And then, after election, marami akong pagtatampo rin, no, yung sinabi ko kanina. And after nung election, ganun pa rin, no? Kasi ang gusto kong marinig sa kanila is yung sabihin nila sa akin na regarding sa AGK. But sabi nila, ngayon na nakaupo si PRRD, wala na daw silang power. So after no, marami silang
inuutos sa akin na ipashare kasi mas mapapaniwalaan daw ako kasi andito ako sa Davao at saka isa pa, related ako sa isang city councilor. Pwede hindi ko na muna yung pangalan. No? Related ako sa isang city councilor at nakita nila na meron akong number ni Sir Bongo. At saka malaking influensa rin yung family ko kasi meron akong mga ilan sa mga relative ko is running under Liberal Party din. I admit na hindi naman maganda yung ano ko talaga record ko no kasi actually ngayon may text nga si Senator Trillanes sa akin. Mamaya ipapalabas ko no na tinatakot nila ako. But noong July meron kasi akong picture na nasagap sa Google na nandun si Presidente Duterte at saka si Bong na meron siyang dalang baril. So, finorward ko sa kanila, by Mayra Cateneo, sinabi niya sa akin, sabihin mo na nawitnessan mo yan. Tapos, maghahanap tayo na kasi kailangan talaga mapababa si Presidente Duterte dahil ang words talaga nila is walang power. Actually, yung si Mayra Cateneo, for how many times, talagang nagpapadala talaga siya ng pera. So, tao lang rin ako, kanang yung sa Bisaya pa, bubuy-bugoy po ko. Kanang, I was a black sheep po, my family, no? Mga muna pang black sheep, pang panakot sa ko, sa kuha sa akin ngayon ni Father Alino, na hindi ka papaniwalaan, kasi dahil sa record mo. So, ang sagot ko naman sa kanya, kung ganun talaga yung record namin, ganun rin ang record ni Motabato, ganun rin ang record ni Las Cañas, bakit ka lumapit sa amin? Kaya mo kami nilapitan dahil inisip mo, madali lang kami makuha sa pera. So after nun, itong si Father Alejo nag-contact sa akin dahil lahat naman na kasama ko sa Liberal Party na supporters, may number sa akin. Tumawag si Father Alejo, ang sabi niya talaga sa akin, na mas kumbinsido ako dahil sa related ako sa isang city councilor dito sa Davao dahil makita nila sa Facebook ko na may mga picture ako kasama ko si city councilor. So naghahanap sila na mas credible pa na makakasira talaga sa ating presidente. So after noon, September, tumawag to si Father Alino sa akin. I-deny niya man o hindi. No, kay meron silang mga text na matatalo daw ako dahil ako bad record sila mga Ateneans, mga professional. So, sabi ko okay lang as long as I reveal the truth. So, pagdating po doon, no, sa pagtawag niya sa akin, sabi niya pupunta kami diyan, ito yung sasabihin mo. So, every time na meron silang ipagawa sa akin, talagang sila sa itong sabihin mo, mag-text ka sa akin ng ganito ganyan. I-forward mo sa akin para kung hindi kayo babaliktad. So pagkatapos noon sa aming usapan no nila Father Alejo, na-meet ko to ito si Father Alejo, si Attorney Sabio, si Junel. Sila po ang nakipag-usap sa akin regarding na mag-witness ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yun, na-curious ako kasi inaamin ko no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, noong September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-re-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at saka kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na tatawag ako sa'yo, ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Eh para matakot kami na bumalikta daw. So at that time,
Doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung ano ko, yung si City Councilor at saka PCBR Arday. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa EGK. So, dapat yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito ay papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator de Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng mga yung mga yung back and forth na mga yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na noong December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, no, nakita ko to si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga ano, kundi sabi nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Attorney Sabio nga, yung ano mo nga, yung testimony mo, buhagsak mo, in Bisaya pa, buhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay, kanang nakasabot niya ako glidel o kanang kuan, forgery. So, nangita kong paagi, kay di man po nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan, sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan, ano, uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Kanunsyan Sister. Bago nila ako, pinadala doon, pinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na lang ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after yung Kanusyan kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang Madre doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madre. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na ano na kumbento. So doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami sa regarding sa yung sa ano namin, sa affidavit, doon kami sa conference room, doon sa Holy Spirit, doon sa may Betego, merong eskwelahan doon at the same time, doon merong kumbento doon ang mga Madre. So, yung affidavit namin, umabot ng ilang draft kasi pinapacheck pa ni Attorney Sabio doon kay Senator Trillanes at kay Ma'am de Lima kung ito okay ba ito, kung ano pa ang idadagdag. So, at the time kasi, December 6 kasi ako pumunta doon. Bumalik na, no? Actually, bumalik na ako doon. December 4 noon, na-meet ko yung mga tao na na-forward ko na matulungan sa office ni PRRD. So, yumakap sila sa akin. Sabi niya, alam mo, ma'am, natulungan talaga kami at yung mga anak ng kapatid ko nandun sa condition niya at napakaganda ng mga sitwasyon. So, parang akong nakonsensya. Sabi ko nga sa sarili ko, wala pa akong ginawang mabuti sa buhay ko. Pero for the first time lang sana, makagawa lang naman sana ako at may pagmalaki ako ng aking mga anak. So, atong December, no, actually December 23 na lang ko, December 23 talaga ako nakaalis kasi talagang pinipigilan nila ako yan, pirmahan mo yan kasi ganito ganyan. So, humahanap ako lahat ng excuse ko na hindi ko siya mapirmahan kasi pag nakita niyo po ang affidavit na nandito po sa akin, na forward ni Attorney Jude Sabio sa mismo email ad niya, ang daming kasinungalingan at saka masyado na rin nakakatakot. So, pagkatapos nun, meron pa mga advice sa mga biyanan ko at saka yung mga close friend ko from
dirirepot sa Davao na huwag kang magpapadala. Isipin mo na lang kung gaano ka bait yung ating presidente. So, after nun, sabi ko, sige lang kasi, actually, nag-expire kami sa kabila. Sabi ko, at the right time, gusto ko, makahanap lang ako ng ebidensya. Mag-judge lang kayo kung napirmahan ko yung affidavit. Pero never kong pinirmahan ang affidavit at gusto ko rin dumating ang time na isiwalat ko ito. Kasi kahit sino, yung talaga matempt sa kanila. Kasi napakabilis ng pera sa kanila eh. Lalo na pag sabihin mo na, actually hindi mo sasabihin, sasabihin nila itong sasabihin mo ganito ganyan, i-chat mo sa akin para i-ano ko. O, yun na yun ang ginagawa. Hindi lang ako. Actually, marami kami. So, noong December talaga, para akong nakapag-isip, sabi ko, kasi parang natakot na nila ako, at ganyan, ayaw mo ito pirman, pagdating mo ng Davao, ganito ganyan, kung babaliktad ka kay Presidente Duterte, ipapapatay ka pa rin. Sabi ko naman sa kanila, imposible naman siguro yun kung magsabi ka ng totoo. At saka, sa yung time na nakakasalamuha ko si Presidente Duterte, hindi naman siguro siya ganun. At saka, at the time pa rin, marami pa rin silang mga, marami kasi akong picture together with PRRD. Kinuha rin yun nila sa gallery ko. Pina-upload yun nila, yung mga picture na yun. Kaya sabi nga nila sa akin, mas kumbinsido ka kasi na maging witness kasi una-una, babae ka. Tapos, huwag na muna tayong focus na masyado dun sa patayan kasi dahil ang gusto nila is sa drugs. At ang plano nila na lalantad ako is sa international court sa ICC. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na dun sa ICC, another 500,000. Ang sa akin kasi, hindi kasi ako talaga nakalusot kasi ayaw ko talaga pirmahan. Sabi ko nga sa kanila, pag pinirmahan ko to, patay ako kasi hindi naman tututuo. At saka baka makulong ako. At unlike sa Kailas kanya, talagang sign talaga siya agad. Pero ako, hindi talaga ako nag-sign. Minsan nga nagbiro ako, akin na muna yung pera tapos bago ako mag-sign. Pero yung plano ko talaga, alam ko lang hindi nila ibibigay eh. Kasi ang gusto nila, mag-sign muna ako sa affidavit bago nila ibigay yung pera. So, nung December, nagka-talo-talo na kami kasi pinadalhan pa ako ng 35,000 through sa Luwiler, M. Luwiler, no? Kaya para daw na ilipat daw ako doon sa Cagayan kasi daw ilalabas na daw nila ako through international media at doon daw ako interviewin sa Cagayan. So, nakaramdam rin ako ng takot. Sabi ko nga, at the time kasi, nag-start kami ng negosyo, tapos maganda yung takbo ka pala kung nasa yung patalagang pinaghirapan mo. And I admit ako kasi, kaya ako nilapitan nila, katulad sa amin ni Edgar Mutabato at sa kanila sa kanya, so lang naman ang nalalapitan nila yung mga madaling maano sa pera. At inaamin ko yun. Dahil talagang pag pera, sige, ganun. Hindi ko naman hiningi eh. Actually, hindi ko hiningi. Sila ang nag-offer sa akin. Ito ang sasabihin mo, i-chat mo sa akin, tapos papadalhan kita ng pera. So, dahil din sa sama ng loob ko kay PRRD, kaya nagawa ko rin yon. Pero nanaig pa rin na one time lang yun na hindi naibigay ni PRRD, pero marami pa rin akong na-endorse, na marami pa rin siyang natulungan. So, doon akong nakonsensya. At nung start nung January, naghahanap ako ng paraan kung paano mabunyag ito kasi sa family ng mga Arcillas, which is mga loyal Duterte supporters, talagang pinag-advise nila sa akin kung gaano kabuti ang ating presidente. So sabi nila sa akin, pag-isipan ko at maghanap kami ng right timing kung saan ako lalantad. So, doon yung time na yun, napili ko talaga yung sa brigada kasi yun ang favorite na station ng asbat ko. Actually, tatlo sila. So, ang naisip ko lang na napili yung brigada under June Digamon. Okay. So, we have a lot of clarifications and questions sa inyo, Ma'am Grace. First, we'll ask Ms. Luria.
Ma'am, Ray Fernandez, PTV4. Ma, pwede namin malaman kung ano yung dahilan ng galit mo kay PRRD natin? Ayun po kasi yung meron akong pinagapit. Hindi sa actually sa akin, yung sa hospital bill yun ng isang kaibigan ko at saka yung mga naloko sa swindling na pinalapit ko tapos na promisa, na tulungan. Pero dahil yun pala sa election, no, kasi maraming nangulit yun sa kanya na tumakbo, kaya hindi kami na-entertain. Pero one time lang yun, marami pa rin akong na-endorse na marami na rin siyang natulungan. Yun lang kasi nahiya ako. Yun ang rason kung bakit umalis ako ng SASA dahil napahiya talaga ako. Yun po. Ano pang dahilan? Bakit kayo yung kinukulit ng MP members at ni Senator Trillanes na tumistigo laban kay PRRD? Sabi kasi nila, dahil sa connection ko sa isang city councilor dito at saka yung mga picture ko kasi nakasama ko sa city councilor, tapos may picture ako nakasama si Presidente Duterte at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang hidihin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao kasi kung hindi daw, wala na daw, wala na ang effect sa mga tao. Long last na lang po, yung affidavit na pinapipirmahan sa'yo, pwede namin malaman kung anong detalye mo? Doon sa affidavit, ma'am, actually na-shock ako, nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung daw may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng election. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko daw si Pilar Braga, ganito ganyan. Kaya yun ang reasons na nakapila ko ng pagdadalawang isip. May ano ka ma'am? May copy ka ng affidavit? Dito po, dito po sa email ko, from Jude Sabio talaga sa email ad niya na finoward sa akin, actually umabot po ng 15 draft. Ma'am, pwede pa naman kung magkano yung law firm nila sa inyo? At saka bali magkano lahat yung natanggap? Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung yung bago pa mag-election? Oo. Mayroong tag 20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magpistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yun pang naka-insert na 20,000 sa yung sa tissue, sa doon sa kinaina namin, tapos nung mga pinadala nito, yung iba hindi pinadala kasi pumunta siya sa akin ng personal, binibigay niya sa akin, so kung bibilangin ko yun, umabot talaga yun ang lahat-lahat ng 300,000. Yung offer ko sa akin, sabi niya, kasi nagdadalawang isip na sila sa akin. Actually, nag-aaway na kami. Tinatawag mo nila akong spy, tapos nagkukunwari lang kasi ayaw ko daw pirmahan yung affidavit. Sabi niya, ang 500,000 pag-upok mo sa Senado, at another 500,000 pag nakarating na sa international sa ICC at International Crime of Court. Gusto nila isabay ng Las Cañas dati. Gusto talaga nila akong isabay noong January, pero sabi ko nga dapat kung actually talagang ginawa ko 'yun, dapat bago niyo ako palisin, kasama ko yung 20 katao at pagbigbigyan niyo sila ng 50 na mili isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw ko pirmahan. Kasi nga, dahil sa content sa affidavit na nakakatakot na at saka delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. Ma'am, may time ba nagkakausap kayo ni Las Cañas Motabato? Yung si Motabato, doon kami nag-usap sa My Canosian Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya, meron siyang ground doon siya pinapunta kasi nung time na yon uoperahan siya. So, nag-hire sila ng doktor na doon sa Canosian na kumbento, doon siya uoperahan. So, ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi meron silang allowance na 30,000 sa isang buwan. So, nanahimik lang ako. So, sabi ko, mag-observe lang talaga ako nito. Kaya, nung time na meron ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon na ayaw ko na, lalo na kung meron ng talagang affidavit. At saka puros pa kasinungalingan. Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan namin at yung mga tao? Andito yung affidavit ko, no?
tapos na forward ko rin sa brigada yung mga conversation namin nila Jude Sabio at saka yung picture namin nung conference kami together with Father Alejo, Attorney Jude Sabio. Actually na-post na yun sa brigada page, yung lahat-lahat na yun na-post na yun sa brigada page. May number ko ni ha? Oh, meron ako. Sige. Mamaya na. Mamaya. Kasi. Paano kayo nagkakilala ni Father Alejo? Dahil din kasi LP rin siya eh. So, close siya kay Secretary de Lima. Magsino yung nakikita o yung na-met mo doon ka sa Manila? Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am de Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Kaya nung time na yun, marami rin akong inalibay sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, uwi muna ako ng Mindanao. Pagbalik ko, saka ko pipirmahan yung affidavit. Ayong sabi niya sa akin na huwag kang mag-alala dahil yun nga daw, hindi ako papabayaan. Nakita mo na maraming pera dito. So, akong bahala sa iyo. Yun sabi niya, akong bahala sa iyo. Kita mo sa mga tabato, di, maganda yung buhay dahil nasa amin. Pero ang kinakatukutan ko na lang talaga kasi yung content ng affidavit. Kaya umatras na ako noong bandang December. Yung shipment ni Paolo, ni Vice Mayor Paolo Duterte sa port at saka yung shipment ng cocaine ni PRRD doon sa Panabo at saka sa Sasa port. So yun doon, pagkabasa mo sa ano na yan ma'am, anong reaction mo ba doon? Natakot na ako, sabi ko na, Bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabio kasi nag-meet kami doon sa Holy Spirit. No? Sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa At saka pag once sa CVP Lini ang makaupo, babalik ang power sa Liberal Party. At kaming bahala sa'yo. Anong time kasi mga ngayon, no, pwedeng hindi ko i-mention yung city councilor. Binigyan kasi ako ng number niya noon dati ni city councilor, ng number ni Christopher Bongo. So kung meron akong mga kailangan, nag-text ako. So ang sinabi nila na hindi talaga ako as in close talaga, kundi ang gusto lang nila na meron daw silang proof na close ako kay Presidente Duterte kasi may picture kami na kaming dalawa. Awis is ngayon, dala ko rin. Pero mama, ito, hindi talaga kayo close with President? Hindi talaga. So, nagkukontak lang ako kay Sir Bongo. At saka dati rin, yung nag-usap kami sa After Dark, nagbibiruan rin, yun lang. Pero yun ang kinukumbinsi nila sa akin kasi nakita nila yung picture together with PRRD. Mama, nag-usap kami ni Father Bert Alejo. Sabi niya, ikaw daw yung personal na pumunta sa kanya dala yung mga ebidensya. Hindi talaga yung totoo. Kasi actually, siya ang tumawag sa akin. Kinontak niya yung isang taong malapit sa akin para makuha yung number ko. Kasi pumunta siya ng Cebu sa ombudsman kasi sabi niya, naghahanap siya ng witness na para maus ang Presidente Duterte. Yun ang sabi ni Father Alejo. So, ginarant ko lang rin, no? At least, sabi ko nga, tinakot nila ako, at least, andito yung text, no, ni Senator Trillanes gamit yung ni Junel na nagsabi ka na, na binayaran ka namin. Tapos, meron na, kasi, during the time nandun ako sa Manila, habang, kung ano yung gusto nilang ipakausap sa akin, andyan ako sa harapan, nag-uusap kami sa phone, tapos nire-record nila yung anong sinasabi namin, including Las Canias at saka si Motabato. Ay para daw kung magbalikta daw kami,
yun daw yung paglalaban nila sa amin. Pero sa isip ko, wala, hindi pa naman ako nakapirma ng affidavit eh. So, kaya nung January, nag-iisip na ako kasi kinukulit nila ako. Actually, inaaway, binabash sa group namin sa Liberal Party. Naghanap ako ng advice na ito ba, hindi ako delikado dito kasi ganito ganyan. So may nag-advise, hindi mo naman napirmahan yung affidavit eh. So pwede pa yun. Kahit na ilan sila, sabihin mo kung anong totoo. So ito, sinabi ko lang po ito para po malaman ng karamihan kung ano po ang totoo ng mga ginagawa nitong kampo ni Senator Trillanes at saka ni Ma'am Lima. Mabuti na malaman kung ano yung trabaho niya. Actually, ma'am, dati, yung sa Zero-Gen Transport, no, hindi naman talaga ako nag-finance doon, pero dati talaga, kami yung, ako yung nag-handle, so by porsyento. So, mahilig kami doon dati sa, sa Easy Money kasi ito pa lang si Father Aleo, lahat ng mga gusto nilang itistigo. Tinitingnan nila yung background, sabi siguro sa isip nila, no, ako, si Motabato, si Las Cañas, madali lang nilang makumbinse kasi alam nila na mahilig kami sa sa Easy Money. Yun ang sinabi nila sa akin. Sabi niya, dito ka sa amin, maganda yung buhay mo. So ako, na-witness ko talaga na napakabilis ng pera. Hindi ka man naghingit, papadalhan ka, tapos puntahan ka sa bahay, bibigyan ka na naman ulit. Mag after sa regulation mo, may sino nagbibigay ng protection sa inyo at meron ka naman tumatawag ng mga kanya? Ipostilita o protection sa inyo? Wala pa, ma'am. Ang sa akin lang is malaman na lang po ng buong Pilipino kasi yung isa na natulungan ni Presidente Duterte no, na yung mga anak mong namatay na nasa foundation niya, nagsabi talaga na huwag mong gagawin yan dahil alam mo sa totoo lang, matindi ang pagkulong ni Presidente Duterte sa aking mga pamangkin. So, isabi mo yung totoo at saka based sa mga kasama ko sa Liberal Party, every month daw, lagi na daw sila pupunta ng ICC at saka by May daw, may impeach na daw talaga ang President Duterte. So, sa aking family, sa side ng ng husband ko, sila talaga nagsabi sa akin na ilabas mo na kung ano yung totoo. Sino yung mga kasali mo sa group chat? Sa ano po sa group chat? Sa LP. Sa LP, actually, hindi sila nagdadala ng mga tunay nilang mga pangalan, pero kilala ko ang mga real name nila, who is behind of that group. Even Father Alejo, meron siyang troll account para lang i-ano doon sa tawag ito, mag-promote sa yung tinatawag nila na People's Power na pinafundingan nila ngayon, which is pinorward ko rin sa brigada, yung nag-aaway na sila kasi nagtatalo na dahil sa donation nga yung iba, tinago lang, kinimkim, ganun. So, ang kilala ko talaga doon, yung talagang dyan, si Myra Cateneo, tapos si Mary Ann Briones, yung nagpakilala, hindi pa ako sure, yung nagpakilala na anak ng pamangkin ng mayor sa Butuan, si Marjorie Beso, tapos sila Maan Adorna, real name yan, sila Rodel Jaime, sila Jim Lopez, mga real name rin yan, no? Yun yung mga kasama ko, at saka ayaw ko na lang i-mention yung kapatid ko na involved din sa Liberal Party at involved din sa mga plano rin, no, na mapabagsak na mati ang presidente. Hindi ka ba mag-resident ng affidavit sa Lumayo, sa Tensaki? Kung kailangan po, bakit hindi? Kung kailangan. Yung mga na meron sa yung MUA, may receive meron ka po, meron? Meron akong, yung sa December, hinahanap pa ng ano ko, pero meron sa, kasi tinext yun din, pinorward yung text ng Luwiler na yung bang ano ba, na meron na yung pera tapos ipipick up na, pinagtatago ko yun, yung ano na yun, pero 35,000 lang yun, kasi yung iba na yun, binigay sa akin ng personal, at saka yung pinadala ni Myra Cateneo, meron yung mga resibo na nasa akin din. Meron yung iba senders din?
So sa group chat, di ba, wala bang mga malalaking personalidad sa Leila? Sina Senator Trillanes, kasi meron din silang mga ano eh, meron silang mga troll account eh. So doon kami dati nag-uusap at pinagsasabihin kami kung anong ipapalabas, ganito ganyan. Tapos pinag-advisean ako na sabihin mo na mayroong extortion doon. Yung bago pa nung mag-election, may extortion na nangyayari doon sa Davao ay para makumbince daw. Kasi doon sila nagkukumbince doon sa mga fill-up community doon sa US. Yung kumuha ng affidavit ba si Attorney Sabiona? Oh, si Attorney Jude Sabiona. At saka yung email ad niya, andito sa akin. From sa email ad niya, pinoward niya sa akin yung mga affidavit. At until mga 15 draft ata. Kasi pichine-check niya pa kung okay o aprubahan o hindi. Bakit kayo lumabas ng news? Dahil din po sa, nakonsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, impeach na si Presidente, ganito ganyan. Tapos, deep inside kasi, alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. At saka, kahit yung husband ko kasi was born in Mindanao, so sabi niya sa akin, ito na yung panahon para malaman ng lahat. So, supportive yung family ko, kaya lumabas ako, pero bago ako lumabas, pinag-aralan ko muna kung sino ang lalapitan ko at ang unang option ko is ang media talaga ang lalapitan ko, which is ang Brigada News FM Davao. So ilang araw na pinag-isipan mo na talaga i-divulge mo ito mga ganitong pangyayari? Almost mga months. Kasi 2-3 months kasi may mga pananakot sa akin eh. Sabi niya, pag ikaw bumaligtad ka doon, matatalo ka sa amin kasi sila daw from Ateneo, tapos pare, ganito ganyan, no? So which is, sa inisip ko na rin, yun rin ang ginagawa nila kay Presidente. Sinasabi nila na matatalo si Presidente dahil sila magandang record kasi daw si Presidente Duterte, bastos daw, humanizer. So matatalo daw ako sa background ko daw. So sabi ko sa kanila, kaya nga kayo lumapit sa akin dahil sa background namin, dahil ni-research mo kami, di ba? Kasi kung mga matitino pa kami, ako, sila Scania, si Matabato, hindi kayo lalapit. At hindi nyo madadala sa pera dahil lalo na kung taga rito, alam na alam kung ano ang kabutihan ni Presidente Duterte. Actually, willing na rin akong gumara po, ano man yung instances dito, no, pero doon po, kung saan po ako nakatira ngayon, lahat po na mga kapitbahay po namin is supportive because they are also PRRD supporters. So, para sa akin, this is the first time na gumawa ako ng mabuti para sa sarili ko kasi I admit, no, yun yung inaano sa akin ni Father Aleo, sabi ko, never naman ako naging mabuting tao, pero never din ako naging hypocrite na tao. Bago mag-declare si Presidente Duterte noong December, kasi yun nga, no, nagkaroon din ng away-away no, noong time na yun, kaya nagtampo din ako, kaya na sumama ako doon sa kanila at saka convince din ang mga pamilya ko na doon daw ako sa Liberal Party mag-support. Ano kaibahan mo kay Matamato at kay Las Cañas na baliktad ka sa Matamato? Ang sa amin ni Matabato at sa kanit, ang kaibahan is that nakonsensya ako kasi nakita ko ng affidavit ay hindi totoo, no? Ako si Matabato at saka si Las Cañas, pero mas worst pa man siguro silang dalawa sa akin. Puros kami, hindi maganda ang record. Pero sa ginawa ko ito, ito ang kakaiba. Dahil hindi ko talaga makayang pirmahan yung affidavit, lalo na ang content ng affidavit is lahat eh ang kasinungalingan. So for the first time, nasabi ko sa sarili ko na meron akong nagawa na mabuti. Hindi kaya basta kayo nabayad sa iyo? Hindi po, kundi natakot talaga ako sa content ng affidavit na pipirmahan ko na. Mom, aside from Attorney Sabio, ito si Father Alejo, sino-sino pa yung mga personalidad na involved at saka itong si Trillanes, pati si Lima, sino pa ma? Kung sa alam mo?
May mga may mga nakausap kami doon na mga madre doon sa Manila, no. Actually dati kasi pag sanabi ng madre at pare, talagang lumuluhod ako, pero start no na sila pang nagtuturo sa akin, ito sasabihin mo, ganito ganyan. So para akong na discourage din kasi doon talaga ako sa kumbento nakatira, which is nandun lahat, dinadalhan lang ako ng pagkain doon. Same thing rin, yun rin ang sitwasyon ni Las Canas at sa kanila mga kapatid. Ma'am, excuse me, balikan doon sa mga personalities na binanggit ninyo, may iba pa ba mga involved, gaya ng media, or sino-sino pa man? Noong December kasi, yung sarap flirt, sa ano, yung sa ano, Go, ma'am. Wala lang kami na yung sa Raptor, sinabihan ako ni Attorney Jude Sabio na sabi daw ni Chayo Filin niya, kailangan ng pirmahan yung affidavit ko para ipasa sa Raptor at saka sa Inquirer. Sabi ko sa kanila nga, humahanap ako ng alibay. Sabi ko, mamaya na, uwi mo na ako ng Mindanao. Kausapin ko muna ang pamilya ko bago ako babalik sa Manila. Sabi ko nga sa kanila, babalik ako sa Manila first week o second week sa January. But hindi na po ako bumalik. Ma'am, yung pagbalik na ni Las Canas, andun ka ba? December pa yun, ma'am. Actually, yun kasi sa kanya, alam ko meron siyang problema sa medication niya, lalo na sa dialysis niya. So, how many times daw na lumapit siya kay Presidente Duterte, na yun ang meron siyang inaano na mga business na makatulong sa kanya, pero hindi nabigay yung just like sa akin, yung napahiya talaga kami. So yun yung mga dahilan sa mga financial na aspeto po. Okay, sino pa ba may clarification na iba? Hindi. It is because yung sa affidavit talaga. Actually, yun talaga nag-away kami kasi ang sinabi nila sa akin is parang nagdadahilan na lang daw ako bakit ayaw ko signan. Sabi ko sa kanila, uwi mo na ako sa Mindanao kasi nakakatakot yung content eh. So, imagine, pipirmahan ko yun tapos merong involved na mga congressman, na mga malalaking tao. So sabi ko, uwi mo na ako at usapin ko muna yung family ko. Yung ina-expect ko nga lang sana, yung sana mild lang siguro, yung sa akala ko, yung sa yung nangyari. Pero at the time, nagka-idea na rin ako kasi meron din akong mga kasama na talagang Duterte supporter. Sabi nila, pasukin mo yan para malaman mo. Para pagdating ng time, yung sinasabi nila na may impeach si Presidente Duterte, meron kang mahawak na na katibayan. Ayon pong Miguel po na sinasabi nila na nagtagalibing daw sa yung sa lahat na pinapatay ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada news team at saka ako at saka yung husband ko na gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. So nagbiro ako sa kanila, hindi pwedeng maging DDS yung husband ko kasi hindi ngayon marunong maghawak ng baril. Ako pa siguro pwede, pero yung husband ko hindi yan pwede. So hanap naman sila ng ibang idea kung ano talaga yung dapat. Ma'am, hindi pa tawag kayo ng Senado? Pwede kayo na pumunta doon? Anytime po, ma'am, para po sa kapwa Pilipino. And actually ngayon, very supportive po ang family ko, no? At sinabi talaga nila for the first time na meron akong ginawang mabuti. Yun lang po at ano po ang kalabasan nito? Message ko lang po kay Father Alejo, maaaring matalo mo ako dahil sa pananakot niyo sa akin ngayon sa text, no? Pero never ko naman sinabi na mabuti akong tao. Kaya nga po niyo kinumbinsi dahil sa background ko eh.
kaya niyo kinumbinsi si Las Canas at saka si Motabato dahil sa mga background namin. Kasi kung matino kami, hindi niyo kami offera ng pera. At kahit i-deny mo at i-deny yan, tatayuan ko yan kung kailangan ng affidavit, gagawin ko. Mamaya lang ka rin, ma'am. Mamaya mga bigyan ang pinabayaran mo. Well, ayoko na munang i-mention ngayon pero na-meet ko sila. Masyado kasing malinis sila eh. Katulad ngayon, mag-uusap kami, no? Ito ganito ha, magte-text ka sa akin, mag-email ka sa akin, ito ang sasabihin mo. Kundi, tatawag ako sa iyo, itong sasabihin mo sa akin, tapos mag-uusap tayo sa phone. So, nire-record nila sa audio nila, sa CP nila, kung ano yung pinag-uusapan namin. Kaya yung iba na gusto na sanang bumaliktad, pero natatakot sila kasi ang panakot ni Junel, na staff ni si Senator Trillanes, meron tayong record sa CP at sa cellphone at sa audio. So sinabi ko sa kanila, importante, hindi tayo pumirma sa affidavit kasi ang content ng affidavit is nakakatakot talaga at saka hindi na maganda. Yung ano ma'am, yung sa kung may nalalaman ka, may, kung may media ba na binabayaran, like yung sa paglabas ni Las Canas na may mga media na binabayaran, di ba? May mga issue na gano'n. Eh kasi ang sabi nila, mayroong mga media na sa kanila. Oh, and most especially sa international na mga media. Kasi noong December sana, gusto nila ako ma-interview ng international media. Pero medyo notorious din ako. Naghanap talaga ako ng para. Wag na muna kasi hindi ko pa pinirmahan yung affidavit. Pirmahin mo, mamaya na muna dahil pag-uusapan muna namin dun sa Mindanao. Pero ayaw ko talaga dahil sa delikado yung nakakontent dun sa affidavit. Yung isa talaga, nakita ko siya through meeting. Isa siya sa media sa Inquirer, pero ayaw ko na munang i-mention yung pangalan. Sino mo pa, ma'am, ikaw? I mean, yung mga kay Matubato, kay Las Canas, na lang sila yung mga ganun, makonect mo ba? Kay Presidente. Pero ikaw, may mga kayo sa pagsunod sa inner circle lituan ni PRIB? Dili man po ako ang nag-ingon sa ila, kundi sila ang nag-ingon sa kuha. Oo, sila ang nag-offer sa kuha nga, mas maayo nga ikaw, kay connected ka kay Pilar Braga, tapos nakabalo sila nga na ako'y number ni Kuan, anak ko'y number ni Sir Bunggo, o gatong mga picture lang ilang ibasihan. Mora to ang picture ilang ibasihan nga, na ako'y picture together with PRRT. Mora to ilang ibasihan. Isa po, kanahila kong gitan ako po no, kaila mo nang gina-background check kay naka-post man to ang ako ang pampangluod po kay Presidente Duterte. So, na-interview na po ni Sir Jun Digamon, kato po ulang ilang i-attempt po itang interview ho, nga napoy pampangluod kay Presidente Duterte ko. Kung isa pa, kung maayo po mo mga record po, dili po gud mo duulan. So, ang duulan ng gud nila, nga madali nila makumbinsi, katog yung kuad, katog yung kabalugi sila nga murag tananaw nila nga madali ra nila mahatagan. Ma'am, balik ko sa sinugdanan, kinsa gyud tong una nga taong ma-remember nimo nga nidugol gyud sa ang mitawag gyud sa kuha ay si Father Adel. Ma'am, is this your account, Guillermina Barrido Arcilla? Ah, mauna siya. Active pa rin ka ba? Oo. Asa na siya, dili na ako na siya nabuksan. Oo, so amot lang no kay Usay na may mga latest post. Ana diha. So, diha namong gikoy kanang private account gud nga ako lang yun. Kaya kana siya, ginagamit gina siya atong election pa sa Liberal Party. Mauna. So, makita na to ay mga post mga expressing your disappointment. Oo. So, muna itong mga pagkadismaya ni mo. Oo. Mauto. So, okay, after question. Si Father Bert Alevo, nagsunod na itong si Atty. Sabio? Oo, katong si Janelle. Oh. So, muna ito, sunod-sunod na ito? Muna ito, sunod-sunod na ito. September, October, November, hangtod pag December. Itong December talaga, kahit pagkita na ako sa content sa affidavit, murag kuyaw na kayo, moto nga ni back up ko kay isan pa siguro nga
adilita professional na kasabot man po tagligalidad. Nakonsensya po ko, ako po muna una sila, dili mo na mutuwa ang tao. Si dili mo tuwa na, kay babae ko ka. Mona. Sa inyong mga meetings na si Senator Dino naman? Noong December. Na siya din sa doon? Oo. Ano yung mga sinasabi na doon? Yun nga daw, personal lang daw siya ni Presidente Duterte at saka lagi namin iisipin na habang si Presidente Duterte is ang nakaupo, yun nga daw, wala daw power, so kailangan daw makaupo si VP Lenny Lobredo. Alam niyo na ito pa o yung naman ang affidavit? Oo, kasi kaya nga umabot ng 15 draft kasi habang ginagawa ni Attorney Sabio, pinapaloob niya doon. Tapos, babalik naman siya, hindi, babaguhin ko naman kasi meron silang pinapadagdag. So, hanggang nag-second draft, nag-third draft, nag-fourth draft, hanggang naging 15th draft. Kaya, umabot ng ilang draft yun. Ilang pages yun? 60 pages? 14 pages. 14 pages yun. Kasi, na-forward ko na po sa Brigada ni Jose Fred Davao yung ano ng affidavit ko. Okay. Question ba? Mm-hmm. Oh wait, another question? Wala na. Okay. Oh, sige. Oh, question? Anong dito siya mag-execute sa statement of immediate and immediate opinion na ron? Dato yung dahil kita kami na sa iya asahan. Nakabalo kayo. Ibalik ka sa kita. Ibalik ka sa boto. Ay, akong gigikuan, anytime. Kunay lawyer, mag-execute ko. Anytime. Okay. So wala na yung clarification pa? Okay. We would like to... Yes, yes. Okay. Can you share with us now the affidavit? Ah, sige pa. Okay, sana yung latest next yung mga photos, wala mo haram sa mga paanahan. Zoom lang ninyo na. Siya, no? Katong mga gi-email sa kuha. True sa Attorney Jude Sabio na ano. Chismoso, chismosa. Thank you.
padara na ang. Nana sa Brigada News FM. Amen. On meron na sila. Bumburadyo. Nada si Jonel. Dili gud sila musugot nga magpa-picture. Ano man isugot sila magpa-picture? Kuan lang to, maayos lang. Sige, magpicture-picture tayo. So, kaya ang sabi sa akin talaga nung mga kasamahan ko na magpa-picture gid mo, paningkamot gid na makapa-picture gid mo. Very good. Lagunita gid na. Ito yung sa kami doon. Handler! Okay ka na?
Makataas pang collar, oh, bro. Okay ka lang? Hindi ka mo. God bless us all. Si story mo? Father Alejo. Mic pass pa daw. Request. Ha? Laton? Okay ra? Pambalik, click on it. Patulong ito. Paana daw pa. De, paana pa. Pahangat. Pahangat. Baba lang dito. Yan, yan, yan. Balik na ngayon, ma'am. Yan namin. Pwede yung isa na paano na ito gumawin, ma'am? Ang, Naka-jacket ka, ma'am. Tungo sa bugno sa pantalon. Ma'am, napalong, ma'am. Gusto kang aircon sa brigada, umun. Kung ano din ang outfit sa mga whistleblowers. Huwag ka na lang, isa ka jacket. Huwag ka ganyan. Isa ka to the inquirer, boy. Wala kayo picture ato na kay inquirer, ma'am? Wala, wala. Ihatag pa daw sa backlog sa inquirer. Ah, sa David, kung ito yung mga nangyayari. Naka-inquirer man siya. Sa kuan sa Guillermo, tapos Guillermina. Guillermina? Oo. Iman? Arcillas. Arcillas? Okay, we would like to thank Ma'am Grace Arcillas. Thank you, ma'am. And we'd like also to thank Sir June Digamon of Brigada News FM. Thank you for...